hanap ng tibay na loob upang mangarap at harapin ang pagsubok. Pareho tayo, yan na ang palagay. Hawakan mo ang aking kamay, magsama tayo sa talakay. Huwag mong isipin, wala tayo magagawa. Huwag mong isipin, pagkalubong ay mapapagong. Ito ang nangyayari sa bayan ko, apa, mga mahirap pinahihirapan pa. Araw-araw papatay kaliwatan at mga may pakanapang natutan di ay na sinubog, nabubog na nilalago. Bakit pinakakapit sa tukso? Tumigil, wala nang pagkakataon. Kaya ba salamin ang pagbabago ng ating panahon? Palalim, palalim na tunay. Sililigit, sililigit ang buhay. Pinabalot, pinabalot ang dilim. Walang haba, walang haba sa lalim. Palalim, palalim na tunay. Sililipin, sililipin sa buhay. Pinabalog, pinabalog ng dilim. Walang haba, walang haba sa lalim. Palalim, palalim na tunay. Sililipin, sililipin sa buhay. Pinabalog, pinabalog ng dilim. Walang haba, walang haba sa lalim. Kung magkahanap ka ng tibay ng loob upang mangarap at harapin ang pagsubok, areho tayo, yan na ang palagay. Hawakan mong aking kamay, magsama tayo sa talakay. Huwag mong isipin, wala tayo magagawa. Huwag mong isipin, ikaw ay natin isa. Tulawain kung ano ang mapabala. Magkabisisig tayo, magkalubok ay magpapago. Huwag mong isipin, wala tayo magagawa. Huwag mong isipin, ikaw ay natin isa. Sisig tayo, pagkalog mo ay mapapago. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Nawa ay patuloy niyo po kami ingatan at gabayan. Kayo po ang siyang patuloy na mag-ingat at maggabay sa amin. At bigyan niyo po kami ng kalakasan, O God. Kayo rin po ang siyang patuloy na magpagaling sa amin founder na si Pastor Jay, O God.
Doon na lang po ang aming samot dalangin sa patawid sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang mahilig, Diyos ang sinangalan, alam ng puso, sa bibig mo'y buhay. Upang inirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil. Sa nalatang tutok, sa simoy at sa langit ng pagkaw, ay hinatang tulakaw, sa pagkayang inaamahal. Patawad mo'y tagumpay na nagtinimig. Pakituwi na karaw niya kailan pa may matitinig. Tumad ang araw, gagwan, habit, pansin ka. Buhay ay langit, sabihin mo. Aming higaya na pagkay mga amin ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay, magandang gabi po sa ating lahat na nanonood dyan sa inyong mga bahay. Ako po yung nagpapasalamat dahil nabigyan na naman tayo ng pagkakataon upang magkaroon ng ikalimang virtual event for BBI. So, para sa mga ngayon lang ulit makakanood sa amin sa BBI for National Arts Month, ito ay inaalay namin dahil ngayong buwan ang Febibig, Pagmamahal ng Fibsing at Kultura Month. At itong event na rin to ay maninilbihang avenue para makapag-raise tayo ng funds dahil nga ang isa sa kasamahan natin na si Sir Jay Nahe ay kasalukuyang nasa hospital ngayon and he's currently in critical condition dulot ng Stevens-Johnson syndrome. So we believe that collective prayer is the most effective remedy for all ailments. This is why let's take this moment to include Pastor Jay Nye in our prayer. So dahil nga sa kanyang current critical condition. So we pray to our God in heaven that He bless our founder and friend with His loving care, renew His strength. Let us pray that His healing love pass through Sergio's body to make any new sick area so that will function the way He created it to function. So Almighty God, we ask Your help for our friend who is ill. We ask You to help us. We ask this through Christ our Lord. Amen. So ngayon pina-flash namin po sa screen ang accounts or saving accounts ng ang pamilya ni Sir Jay upang kung meron po kayo maibibigay na tulong, maliit man o malaki, ay isang makakatulong na po sa buong pamilya ni Sir Jay. So, ayan po, BPI, GCash, UCPB. So, ayan. So, again, thank you for taking time to be with us tonight. So, hindi na namin papatagalin pa. Papakilala na po namin ang ating speaker ngayong gabi na si Sir Ivan Rich Nandaos, ang ating BBI Advocate at BB Volunteer or Host. So, nakasama na natin siya since last year. And currently, student pa rin siya. And thank you, Sir Ivan, for giving us the opportunity na mapasama sa amin ngayong gabi. So, yeah. Yun lamang po. Hopefully, marami tayong matutunan ngayon kay Sir Ivan at subaybayan nyo pa. Pati rin po yung link ng registration. Abangan nyo yan maya-maya lamang and huwag nyo pong kakalimutang fill up niyo yun upang mabigyan kayo ng certificate by the end of this month. Yun lamang po. Maraming salamat at dahil nakikisa kayo sa amin, sa BBI, nandito kayo ngayon para mabigyan natin ng halaga ang ating sining for National Arts Month. So thank you sa mga nakaraan naming speakers for this month. And yun lamang po. Again, magandang gabi po sa ating lahat. Thank you. Okay po. So magandang
Gabi po sa ating lahat. Ako po si Iba Landaos. Nakalagay po na pangalan ko dyan sa aking sa inyo screen ay Mike J. Pantay-Portray. Ayan po yung aking pangalan sa aking YouTube channel sa Super Robot Adventure. So, bukod po sa bye-bye buhay na mapapanood dito nga basic bye-bye workshop, mapapanood din po siya sa aking YouTube channel na Super Robots Adventure. So, flash ko na po ang screen ng aking presenta ngayon. So, ito po ay isang basic bye-bye workshop sa mga baguhan. Okay? So ako po ang magtotalk sa iyo ngayong gabi. And po, ang title po ng aking talk is Palihan at Pagsasanay sa Bye-Bye. Ngayon po, February 25, Huwebes, alas 8 ng gabi, araw po ng EDSA People Power. So, ayan po ako na nakabaro. Parang naman akong nakakapad na dito sa post na to. Malapit na pa-election. Saan yung kinalatkat yan? Okay, by the way. So, ayan po ako. So, bago po tayo magsimula, nice ko pong kwento ko po sa inyo, tungkol po sa akin. Ayan po, ako po si Ivan Rich Lopez Landaos. Currently, third year college student po sa kursong Bachelor of Science in Accountancy sa Pasig Catholic College ngayong school year 2020-2021. Isa po akong auditor ng College Future Society magmula 2019 hanggang sa kasalukuyan. Presidente po ng Red Cross Youth PCC from 2019 to present. Dati po akong first year beadle ng Junior Philippine Institute of Accountants PCC chapter from school year 2018-2019. And member po ako ng college choir from 2018 to present. At ako po ang nagpangalan sa Hymnus Gloriae Choir. Next. Sa Santa Rosa de Lima Parish, dalawang choir na hinawakan ko bilang choir master. Isa po sa Legion of Mary Children's Choir magmula 2017 hanggang sa kasalukuyan. At kaya ito po ang grupo ng Legion of Mary Choir. Puro mga bata ito, actually. And po ako, kasama po namin yung aming parochial vicar ng aming parokya, Father Robbie Ocol. Shout out po, Sister Feli, Ma'am Arlene, Father Robbie, at sa mga bata ko sa choir. Sa Apostleship of Prayer Youth Choir, isa rin po ako class master din from 2017 hanggang sa kasalukuyan. Ito po. Nandito po ako sa may baba, naka-suit purple. And volunteer tutor po ako ng SURI or Summer Religious Instructions and Education. Magmula 2019 hanggang sa kasalukuyan. And naulod po ngayon kasi pandemya, bawal lumabas sa mga bata. Sa Diocese ng Pasig, Diocese of Pasig, member po ako ng Pasig Diocesan Choir magmula 2018 hanggang sa kasalukuyan, representing our parish, Santa Rosa de Lima Parish. Shout out po kay Father Arnold Aramis, Father Boy Loyoso, Father Boy, hello po. Ayan. Sa Bye-Bye Buhayin, volunteer advocate po ako, member ng Ibaybay Lecture Series 2020 Technical Team. And syempre, ang nililikod, host rin po ako. And, sinasabi ko sa inyo, vlogger po ako sa Super Robots Adventure YouTube channel. And, isa rin po akong photographer. Kaya may hawak po akong camera dito sa may baba. And, naka-winning event. Giting tagumpay po. Wala. Okay. Ito yung litrato. Kwento ko sa inyo, paano ako nagsimula magsulat ng bye-bye. Itong picture na nakikita nyo ngayon, yan po yung
project ko sa Pilipino, sa Piling Larangan, no senior high school ko ako. Yun yung pinagawa sa amin, gumawa ng poster tungkol sa Buwan ng Wika, 2017, na may tema Filipino, wika mapagbago. So, ayan ang pinagawa sa amin. Sa amin, magkakrase. So, yan po yung akin din sa Filipino, wika mapagbago. Then, meron pong nakalagay na bye-bye sa ilalim ng word na Filipino. Yan, may bye-bye dyan. Filipino, wikang mapagbago. So, ayan. Sa gilid po, nasa sa may parte ng ibunga dar na Pilipinas kong mahal. Then, nakasulod po lahat ng mga bye-bye letters except sa AEO. Okay. Wala. Naisip ko yung isulat yung bye-bye sa insert ko dyan sa project para mas lalugungan na. Ang score ko dyan, ang grade ko dyan is 83. Pero okay lang yun. Basta wag lang bubbles, wag lang 70 mo. Mahirap na. Pero creative ha, baby. Hindi ko na lang kung saan ko na ilagay yung itrato niya. Then, nagamit ko siya, August nga lang, nagamit ko lang yung pasusulit ng bye-bye. Then the rest, hindi na. Focus ako sa pag-aaral. Then, last year, 2018, ang gulo, gulo akong magkwento. 2018, first semester, meron kaming Filipino subject. Yung professor namin sa Filipino, ayoko nang ipangalanan kung sino yun, meron siyang pinassignment sa amin. Magsulat sa yellow paper tungkol sa baybay. Ang una, alibata eh. Pero baybay lang tama dyan. Ang tamang term. Baybayin. So, sinulat ko sa yellow paper. Pinasa ko, then mataas naman ang grade. Tapos, inattach ko sa isa kong notebook. Inattach ko sa isang notebook para may sagtapi ko. So, yun. Then, yun ang ginamit. Ginamit ko lang first semester ng first year ko sa college as BS Accounting Information System. Then, second year na, nung malapit na mag-finals, ang first semester ng aking second year, I was able to recycle my other notebooks na hindi ko nagamit sa pagsulat. Then yung isa kong notebook na doon ko na i-attach yung assignment ko sa baybay. Na-reserve ako. Sorry, medyo bulol ako ah. Sana maintindihan niyo ako. So, doon ko na i-attach yung assignment ko na baybay. Then, inalis ko yung page, yung isa kong page. Tinignan ko. Then, doon na ako nagsimula. Tuloy-tuloy na siya magsulat ng baybay. So, hanggang nag-second semester na ng second year, nagsusulat na ako ng baybay. And then, mga klase ko, gulat na gulat. Papa! Natuto ka na magsulat ng baybay. Eh, ano ngayon? Charot. Okay. Yan, tuloy-tuloy na siya. Then, yung nagkaroon na ng pandemya, yun ako naisipan, jumoy na ako. Sumali na ako sa ibang baybay group. Ang una kong group na baybay group na sinali ako is Baybay Philippine National Writing System. Second encounter ko po itong Baybay Buhay. Paano ko nalaman yung grupo na ito na Baybay Buhay? Meron, nag-post kasi si Sir J, founding German natin, sa group ng BPNWS, yung isang lecture series na ang magtotok ay si Sir Howie Severino. E di umatid ako. That was June 1, 2020. E di umatid ako, kaso at 9 p.m. Nakatid na ako ng 10 kasi di ko alam na may event pala. So, nag-register ako. Then, ayun. Di naman ako nagtuloy-tuloy mag-nanood ng mga lecture series, mag-attend ng lecture series. Sa huling week na lang ng... sa huling week ng July, doon na ako nagtuloy-tuloy umattend ng mga
lecture series. So yun, I did the rest is history. Nag-join na ako August 3 as volunteer advocate dito po sa Rayvay. And narito na po ako sa harap ninyo na nagsasalita at nagbibigay ng entertainment sa inyo. So, ito, nasubukan ko lang mag-host noong kailan ba ito? Mga the middle of September na. Doon ako nag-start na mag-host. So, salamat po sa Rayvaying Buhay sa encourage bilang mag-host. Okay, so balik. So punta na po tayo sa ating pagtotalk natin ngayon. So ano ba ang Rayvaying, guys? Ang Rayvaying po ay isang sinaunang pre-colonial na sistema ng pagsulat ng Pilipinas. So karaniwan, ginagamit po ito between the 16th and 17th century sa parte ng sa Luzon at ibabang bahagi ng Pilipinas bago pa ito nahalili ang alphabetong Latin noong Spanish colonization. So bago tayo sinakop ng Espanya, meron na po tayong sariling panulat. Silabari. Bakit silabari? Kasi po, ang Rayvaying ay isa po siyang abugida o isang alpha silabary. Spell out ko na lang para maintindihan mo. Okay, so bumabagal na ang aking net. Help me. Charo. Yan. Abugida. Abugida or alpha silabary. Mula po sa angkan ng mga iskripto, maraming ang Rayvay. So iba ito yung alphabeto ng Pilipino na ginagamit natin ngayon. Eh bakit? Bakit alpha silabary ang Rayvay? Kasi bawat karakter ay kombinasyon ng isang katinig at patinig. Like ba, ka, da, ga, ha, etc. etc. Maliban lang doon sa a, e, i, o, o. Yung mga tatlong pangunahing mga patinig. Saan nakuha yung salita bye-bye? It comes from the word bye-bye na meron pong dalawang kahulugan. Una po dyan ay seashore or dalampasigan. Isa po siyang anyo na lupang mabuhangin na kadabi ng katawang tubig ng dagat. At yung isa naman ay to spell or to write. So, inilathala ang salitang bye-bye noong 1613. Isang nalinuwikang tala ng Abakada sa Diksyonaryong Tagalog, Kastila-Tagalog ni Pedro de Buenaventura. Ano po yun? Sige na. Ano po yung tinutukoy kong Diksyonaryong Kastila-Tagalog? Spanish-Tagalog Diksyonaryo. Hello? Matawag po ba dito? Joke. Okay. Sa Bokabularyo de la Lengua Tagala. As Bai-Bai. Bai-Bai. Yan. De Bai-Bai. Pues de letra. Sa ninduika mula sa Bai-Bai na nangangahulugang ispen. Bago po magpatuloy sa ating susunod na slides, po muna ang ating attendance. Ayan, pre-attendance and certificate. Ito po ang ating Google form na nakikita nyo. Naka-flash po sa inyong mga screen. May na po yata yung aking internet. Yata. Okay, sorry. Sabihin niyo lang po ako kung medyo putol-putol yung aking kuwana. Medyo putol-putol. Hindi naman. Okay, let's proceed. So most of the time, tinatawag na
they call Alibata. But it's a very, very wrong. Hindi po Alibata ang baybay. Saan nakuha yung salitang Alibata? Wala ito sa neologismo o inimbed yung salita na idinikapo ni Juan Rodriguez Persosa. Mula po sa unang ikatong piting na sulat Arabo, yung alib, tapos ba, at ta. Tinanggal yung F para magandang pagigyan. Marahil sa maling pag-aakala na nagmula baybay sa sulat Arabo. So, medyo ano siya, medyo sablay. Diba? Hindi naman sasablay. Pero, akala kasi ni Paul Versosa ay galing sa sulat Arabo ang baybay, pero hindi. Okay, so, ito po marami pa pong artifacts na nagpapatuloy na merong baybay. Tulad ng Laguna cover plate, Kalatagan pot, Doctrina Christiana, ayan nga, kanina sinabi ko, Vocabulary de la Lengua Tagala, Deeds of Sale. Ito po yung kauna-unang paper document sa UST, na matatagpuan sa UST, na idineklara as National Cultural Treasure by the National Archive of the Philippines. This UST baybayin documents represents the longest and most complete documents handled entirely in baybay. So, yun po yung isang sulat pangkasunduan, piece of sale, na nakasulat baybay. And the Montreal Stone, na matatagpuan sa Masbate. Then, may contribution pala si Petro Paterno, na ang tawag ay Cuatro Paleográfico de las Islas Filipinas. So, may mga iba-iba na mga nagsulat na sinaunang sulat ng mga ninuno like Tagbanwa, Tagalog, Bulacan de Tondo, Bisaya, Pampanga, Kapagisingan, etc., etc. Okay. So, anda na po ba ang lahat para matuto paano magsulat ng baybayin? Please comment down below. Hello? Please comment po below kung handa na po kayo. Okay. Sige, handa na. I think handa na po sila. Okay, so meron po tayong apat na batayan na kailangan matutunan sa Tagalog baybay. Ito po yung mga batayan para mas maunawaan yung pagsulat ng baybay at yung paggamit nito. Unang batayan, ang baybay po ay binubuo ng tatlong patinig at 14 na katinig. Batay po yan sa sinaunang aklat na Doctrina Christiana 1893. Sa mga di po po alam po ano yung Doctrina Christiana, ito po ang Doctrina Christiana na nagpapatunay na merong sulat baybay sa loob. Okay? So, okay, kung sa alpabeto Pilipino, meron pong 28 letra. Pero ang baybayin, meron lamang pong 17 alpha-silabarong karakter. Hindi po letra. Sa po siyang alpha-silabari or abunida. Okay? So, para madali nating matuto sa pagsusulat ng baybayin, meron po tayong apat na basic strokes. At saan natin ito karaniwang ginagamit? Una ay ang inverted S. Saan madalas ginagamit ito? Sa la, sa ka, ha, da, ora, at ta. Okay, paki-screenshot po yung unang basic stroke. Na madali natin magamit at magsulat ng baybay. Yan po. Inverted S. Saan ginagamit? Ulit. Sa la, ka, ha, daura, at
Okay, next. Wage stroke. Okay, nasa ilalim. Wage stroke. Saan itong ginagamit? Sa E or I, la, na, at nga. Next, numero tres stroke. By the way, nasa yung schedule na ba yung ano? Yung ang pinagsasabi ko. Okay. Next stroke is the numero tres stroke. Simple, number three. Pero saan ginagamit yan? Sa ga, sa nga, at sa o or u. Yan. Screenshot nyo para para meron kayong matuto. At panghuli, U-shape, inverted U-shape stroke. So, ginagamit ang U-shape sa A, sa Ba, sa Ma, sa Pa, sa Nga, sa Wa, at Ya. Palitan natin dito yung Nga at saka Ba. Gawin natin buwaya, charot. Okay, so pakihanda po ang inyong papel at ball pen. Let's write the bye-bye characters. Please prepare your paper and pencil or ball pen. And let's write one by one. Okay? So, unay muna natin isulat yung vowels. Ano yung mga vowels? Tatlo po ang ating vowels. A. So, paano natin isulat yung A? Tignan natin ng U-shape na merong dalawang linya sa kaliwang gilid. Ulitin ko. Isang U-shape na may dalawang guhit sa kaliwang gilid. So, yun yung A. Okay, next. E or I? Saan ginagamit? Ah, sorry. Saan ginagamit? Tapos na, sa core basic system eh. Okay, paano natin isulat? Yan, okay. Paano natin isulat? Isang inverted S na may wave, sorry, pangit ng sulat. Ulit, isang inverted S na may wave sa ilalim. Hindi kaya, isang line na may wave sa ilalim. Or, nasa ibabaw yung wave, nasa ilalim yung straight line or inverted S line. Nasa ilalim siya. Depende. Depende sa estilo ng pagsusulat yun na may bay. And the last one, ito lang madali. O or U. Number three lang. Tapos. Kaya ito ang sinubo. Pero ako, ganito yung pagsulat ng number three ko. Parang logo ng Itbulaga. Please comment down below kung nag-gets niyo yung mga pinagsasabi ko. At medyo mahina ang aking signal. Ayan. Punta naman tayo sa consonants. Ba. Paano natin i-drawing ang ba? Isulat pala, sorry. Ang ba. Para siyang, sorry, may pagka-reminded ha. Alam niyo na kung ano yun. Or di kaya, yan, para lang siyang baliktad na puso. Katulad ng dati kong ex na binaliktad niya ang puso ko. Joke lang. Nagbiro pa eh. So yan. Baliktad na puso yung ba. So pag binaliktad yung puso, aba yan. Pag hindi, ay, may love ka na. So ito ba. So dito sa baybay, ito yung naging simbol ko, ba. Kasi, yung ex ko, binaliktad niya yung puso ko. Charot!
Ay, naku. Okay, next. Ka. Paano natin sulit ang ka? Dalawang inverted S na may crossing sa gitna. Ah, nakakonekta pala sa gitna. Alam niyo ba yung flag ng Katipunan? Doon natin nakikita, makikita yung titik ka sa gitna ng flag ng Katipunan, ng KKK. Okay? Sana makikita yung mga expresyon sa dito, ha? Sensya na po. Next, da at ra. Imagine, magkapareho yung symbol ng da at ra. Kasi magkatunog po yung da at ra. Like for example, du, dito, rito, padumi, barumi, badikit, marikit. Sounds like, right? O, paano natin isulat? Dalawang inverted S connecting each other. Yan. Dalawang inverted S connecting each other. Next, ga. Paano natin isulat? Number 3, na meron siyang mahaba ang buhok. Or pa-Barbie. Hi, Barbie! Sabi ko na! Ayan, so, yun ang pagsusulat ng ga. Number 3 na may meron siyang mahabang buhok. Or, in other words, nakakonect ang baliktad na S. Ito madali sa lahat. Ha. Inverted S lang. Yan ang pinakamadali. Kaya nga, yung mga nakikita ko sa chatbox ng isa kong group, ha 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 ha, puro ha? Yun lang ba yung natutunan? Okay, sorry ha. Okay, next. La. Para natin isulat ang la. Inverted S na may wave. Na may wave sa gitna. Okay? Next, ma. Paano natin isulat? U-shape na merong harang dito. In other words, may nakabaliktad na A. Kung i-rotate mo yung ulo mo, ah, letter A yan. Pero pag i-rotate mo, upside down siya, ay, ma. Ma po siya, ma. Next. Na. How to write? Isang gate sa kuweba na mayroong wave sa gitna. Or parang bumiyak ang dalawa. Diba? Parang biniyak din yung puso na niyo. Dati kong ex. Uy, tama na. Move on ka na, Ivan. Move on ka na. Move on. Move on. Sarap. Okay, next. Nga. Ano natin isulat to? Nakataob. Nakataob na U-shape, pero may wave sa gilid. Para may buntot. O di kaya, eto, kalahati ng number 3. Depends on the right, on your writing style in bye-bye. In bye-bye, sorry. Next pa. Isang U-shape. Ay, okay. Ang laki. Okay, isang U-shape. May uhit. May isang linya dito sa right side. Para lang siya letter M. Pa-Facebook, pero pa-Korean pa.
Ala, late na. Sabi ni Easy Builder. Ala, late na ako. Okay lang yan. Okay lang yan. Pababalikan mo naman yung ano rin, okay. Okay. Next. Sa. Ano yun? V. 3. Makatikit na V tsaka 3. Depends ulit sa inyong ano ha. Sa inyong writing skills. Pero ito. Ito po yung isang font ni nagawa ni Sir John Layson. Yan. Basta makatikit ng V tsaka 3. Ah! Yan. Depends ha. Depends on your writing skills. Next ha. Sulat mo ng isang letter C. Maliit na letter C. Then, ay pangit. Sandali. Isang letter C at isang malaking letter C. Isa po itong ta. Or, inverted S na may pa isang way yung isa. Okay? Basta depende pa rin sa mga writing skills niyo. Okay. Sa huling dalawang bye-bye niya, alphabet. Ah, alba silabari natin. Characters natin. May mga kalituan din ang iba. Yung simbolo ng wa at ya. Paano yung mag-isulat yung wa? Inverted U, palot. Kasi madalas, ano eh, doon sila nalilito sa symbol ng wa at ya eh. Yung wa, isulat ng inverted U, paloob o pabalik. Pa-left side siya, yung dulo. And then sa ya, inverted U, palabas. Pa-right side na. Oh, by the way, sa pagsusulat ng bye-bye, pahalang po siya. Sabihin from left to right, hindi po right to left. Pag right to left ang sulat, ay ano po yun, Arabic. Okay? Sa pagsusulat ng bye-bye, pahalang siya. From left to right. At parang katulad din yung mga sinusulat natin sa Roman alphabet. Okay? Pahalang ang pagsusulat ng bye-bye. Ulitin ko sa wa, para hindi kayo makalito, inverted, ay sorry. Saan ako? Yun. Medyo nag-hang. Yan, inverted U, paloob o pabalik. Palip siya, yung dulo. Itong dulo. Saya, inverted U, shape, palabas. Pa right side. Okay? Para may iwasan ng magulo. May magulo pagsusulat. So, I hope na marami kayo natutunan sa pagsusulat ng bye-bye. Sir, may tanong po ako. Yung revision po ba ay modern o traditional? So, ayun, hindi ko po masasagot yan. Ang tanong na yun, kung repetition po by modern or traditional po. Repetition. Ano bang word na ulit? Nauulit din siya. Pero sa modern, kasi meron akong nakita ng mga modern
baybay na alphab syllabary characters ay may mga sarili-sarili ng mga characters. Di ba, yung Ra, meron ng sarili character ng Ra. Lagyan mo lang ng bukid yung sa Da. Ra na yun. Pero, it's just a proposal. Yung modern kasi, is just a proposal. Okay, yung may mga sarili na sila mga baybayin characters. Like, for example, yan, yung Ra, may sarili siya character. Okay. Ayan po yung mga po, yung mga pay pie charts. Kung sino pong magkaroon ng chart, kasi siya bang po ang Bye-Bye Boys official Facebook page. So ito po, yung Tao Beat Symbol 2018. Ito po yung inilingha ni Sir John Lason. Lahat po yan, yung mga fonts, inilingha po ni Sir John Lason na nasa London ngayon. Ito yung kakatok lang kahapon. Kagabi pala. Ayan. So yung nga, parang siyang may hanger, nakalimutan ko sabihin. Yung nga, simbolo ng nga, parang may hanger. Okay. Yan, iba pang fonts, mayari DR. Ito, hanger na hanger talaga yung nga. Ito, parang tinupidi na lang, pag nagagalik. Na. Tuping-tupi eh. Nay, alam niyo ba yung pupunta kayo sa Maynila. Nandun yung font na baybayin. Mamaya, kwento ko. Eto, with simple, Tao Beat Pilipinas. Ito yung ginamit no, sa pelikulang Inak. As mentioned by Sir Mark Cerezo. Nabanggit ni Sir Mark Cerezo ito. Ito yung ginamit sa pelikula ng Inak. Kay Ladin Ustre at Sam Conception. Ito po yun. By Filipino Reel. Yan, maganda. Tao Beat Uki, yun yung ginamit natin kanina. Tao Beat Silangan. Kung marami po nagtatanong, sulat po ba talaga ni Dr. Hazerson? Yes po, inadap po ng Bye Bye Buhay ang sinulat po ni Dr. Hazerson. Na siya po nagtawag na matandang sulat na gala. Di na binanggit yung bye-bye. Pero parang siya yung father of ancient of the Filipino script. Wikang pasulat. Kung may pambansa wika, si Manuel Gaso, si Dr. Rizal, wikang pasulat. Ama ng wikang pasulat. Hey! Ayan pa, sa mga wallpapers, kung gusto nyo i-download, search nyo sa Google kung pwede nyo may i-download at gamitin nyo pang araw-araw pag nakalimutan nyo yung paano ko isulit itong one na to. Ay, okay. So, tikbo lang sa power ng cellphone. Ay, alam ko na paano ko isulit ito. Yun. Andiyan na yung paano ko isulat. Andiyan na yung guide. Okay? So, natapos ang unang batayan. Next, ikalawang batayan. Ang pagkukupit at pagbabantas. Sorry, medyo naglalantang ang aking laptop. Pagpapaumahin nyo na lang po. Okay. Pagkukulit, gumagamit ang baybay ng mga kudlit o accent marks sa itaas o ilalim na bawat karakter upang mabago yung mga pangunahing anyo nito. Ang mga panandan na nilalagay sa mga patinig ay ang mga sumusunod. Ayan. Pinagamit ang isang kudlit sa itaas upang ikabit ang tunog ng patinig na E or E. Ayan. Kung meron siyang kudlit sa itaas, let's have for example, yung ka, meron siyang kudlit sa itaas para may tunog na e or e. So yung dating ka, eto yung naging ke
or key. Next. Igamit ang bagang isang tubig sa ilalim upang ikabit ang tunog na patinig na O or U. So yung ka, naging O or U. Para may tunog na ko or U. Okay? Eh po yung I-bad. Gusto ko simple letter lang ang kagamitin ko. Di ba instead na ka, K na lang. Okay? Charot. Kasi ano siya automatically na titiktas siya. May tunog ng A. Pag walang putlit sa bawat baybayin characters. Okay, paano natin gawing letter K lang? Patayin natin yung vowel. Ito yung tinitawag na virama or vowel killer. Pamatay patitig or pamatay patitig. Kahit anong tawagin nyo, wala nang pakialam dyan. Charot. Dahil kinagamit ang isang cruz, X, o pamutpon upang i-drop ang default na patitig. So, ito yung mga binanggit ko na ang tawag dyan ay virama o vowel killer or vowel deleter o pamatay patitig or pamatay patitig. Basta kung ano yung tawag nyo dyan. So, kung gusto mo yung simple letter lang, ayan, nagkagay yung nag-cross, X, o di kaya, pabutbut. So, yung dating ka, letter K na lang. Okay? May K tanungan ba kayo dyan? May K tanungan ba kayo? Ayan, plus, may X. Pamutpod, ayun. Sa mga susunod na araw, kung sino pwede magturo ng advanced baybayin version. Ito basic. Sa part ng ikalawang batayan, ang pagbabatas. Gumagamit lamang ang baybayin ng mga pag-pause at full stop. At ang mga ito ay nasa anyo ng solo at dobling patayong linya. So, ito, ang mga official na, hindi naman official, ito po yung, ito pa lang yung mga symbols sa baybay. Yung kuwit, o kama, at tultok lang, or period. The rest of the symbols, wala po sila. So, para sa kama, isang linya o tanda, danda. Sa period naman, dalawang linya o kapit danda. So yun lamang po ang simbolo. Pero din ako nakita dati na may sarili rin palang simbol ng question mark, exclamation point, at yun sa proposal. Pero hindi pa tinatanggap ng society yan. Okay, katlong, nabubulol pa ako. Ikatlong batayan, isali muna sa wikang Pilipino ang mga salitang banyaga bago natin i-transliterate sa baybayin. Kasi, kinagamit lamang ang baybayin ng pagsusulat ng mga salitang Tagalog o Filipino o iba pang mga wikang lokal at dialekto. Halimbawa, ano sa Tagalog ng Joy? Ligaya. Star, between, o tala. Sarang eh, oh. Ano yung language yan? Sarang ngayon. Ano language yan? Sige nga, please comment below. Please comment below po. Anong, sige na. Baka mag-usap pa tayo ng time. Okay, sarang ngayon. Korean word for mahal kita. Hola! It is a Spanish word for kumusta. Then, mater dei. Latin for ina ng Diyos. Korea daw, sabi ni Naomi Julius. Thank you.
Ayan, dami nagsabi. Urias de Liero, si Ma'am Justine Luis de Vera, at Easy Builder, and si Ellie Malagan. Priya. Okay, Ari, sige. Nasa iba ba ang ibig sabihin ay kumusta, ibay-bay? Ano yung ibig sabihin dyan sa itaas? Papahirapan ko kayo dyan. Ano yan? Ano yung nasa itaas? Ano yung sabihin yan? Kung sa ilalim ay kumusta, ibay-bay? Ano yung nasa itaas? Ano yung sabihin yan? Sige nga. Clue, Korean po siya. Pero ano yung ibig sabihin niya? Hello? 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 Kumakot na. May tao ba? Opo, hanggol po siya pero. Thank you in Korea. Ayun, tama si Ma'am Ellie Mandagan. Annyeong! Annyeong! Nako, Ma'am Ellie. Ma'am Ellie. Papagalitan tayo ni General Luna. Baka ito yung sabihin niya sa atin. Huwag mo akong lumaan yung anyo sa bayan ko. Mm. T-word. Sorry. Hindi ko nabura. T-ka. Sorry pa, General Luna. Hindi na po mauulit. Yan. Yan po yung ano, yung pagsalin sa wikang Pilipino mula sa mga salitang Banyaga. Yan yung ginawa natin. From Korean, from Spanish, from Latin, from English, from Italian, that, that's translate into Filipino before we transliterate it to bye-bye. O nag-English na po ako, ha? Okay. Pasensya na ako, General. Pagpasensya naman. Ako, sumalaki na ang kaluluwa. Okay, so, kung napapansin nyo sa mga pangalan dyan, Matthew, naging Mateo, Mark, naging Marcos, Luke, naging Lucas, John, Juan, Peter, Pedro. Pwede po natin siyang i-study sa Filipino yung mga pangalan pandaigdigan or international names. Depende po sa inyong kagustuhan. Yan, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, Pedro. First four, yan po yung ano, pangalan ng mga santo na nasa mabuting balita, nasa Ebanghelyo. Then, Peter, Pedro, siya po yung kauna-unang Pope ng Catholic Church. Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Matthew 16:18. O, kapisado kayo yung verse. So, medyo really religious ako. And, ayan, James. Ano bang sa Tagalog ng James? Wala namang Tagalog ng James. Ay, ba na? Meron po, Santiago. Santiago. St. James or Santiago. Kaya nakabaybay na po siya. Okay. The last rule at medyo sa akin lang ha, medyo nakakabisit kung anong likas ay siyang baybay. Kung anong likas ay siyang baybay. Ano ba mga salita sa labas ng wika ng Pilipinas ay isusulat bilang binipikas o Pilipinas. Ibig sabihin, kapag ang mga salitang Banyaga ay walang katumpas na mga salitang Filipino, pwede mo rin siya, doon mo lang siya pwedeng isulat na naaayon sa kanilang pagbigkas. Halimbawa, ballpen. Dahil wala na mga word or nagtagalog ng ballpen. Edi, bye-bye na lang natin. Kaya ito, ballpen. Tapos ito, pwede mo siya ibay-ibay. Ballpen. Next. Spray. Is
spray. Spray. Alam mo sa Tagalog yung spray. Kasi, bigatin din natin. Ay, sa tulo. Spray. Okay. Kaya iba, paano ito yung mga hiram na letra na ito? C, F, K, Q, V, X, H, K, T. Tapos IL. Nakala mo yung IL. Equivalent natin. I-equivalent natin sila base sa kanilang pagbigkas. Okay. C, K, F, pa, J, dia, Q, kwa, V, ba, X, kus, kus, kus. Parang may ubo ko lang. Sa X, ha. Z, sa, sh, 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 sha, k, cha, t, ta. Let's have an example. Ayan, cake, cake. Ayan ang mga natutunan ko kay Sir Mike Celeste. Hi, Sir Mike. Shout out. Ayan. So, cake, cake. Hindi kay Kita Faye. Okay. Justine, Queenie, Venus. Ayan. Kung nakikita niyo yung yellow na highlight dyan, nakabong, yan po yung mga katumbas na pag na mga Tagalog base sa kanilang pagbigkas. Yan, Faye, Cake, Faye, Justine, Willie, Venus. Then meron pa, si Alex, Elizabeth, Ma'am Elizabeth, Shena, at Charlotte. Yan, yung mga naka-yellow dyan. Ito yung mga katumbas. Ulitin ko, ito yung mga katumbas na mga Tagalog. X, Z, T, S, T. Shena. Patakot ko sa kwen. Ayan, Shena. Tapos Charlotte, Charlotte. Then, you will transliterate into bye-bye. Okay. E paano yung mga nang, at mga? Sa mga, tama po ba ito? Yung bye-bye nito? Tama po ba? Please comment. Tama po ba para sa mga? Sabi ni Easy Builder, mali. Zinel pa niya, mali. Uriel, sabi niya, tama. Halika, pasok ka dito sa StreamYard. Popost ko ang link. Pasok po kayo sa link. Ayan, mali po. Ayan. Ayan po yung link. Pwede po kayo pumasok dito. At Uriel, mag-comment, pumasok ka dito sa ating stream yan. Ikaw magpapaliwanag. Bakit tama? Kung bakit tama?
Ayan. Medyo nagbubalik na rin ako. Uriel! Magpaliwanag ka. Bakit tama? Pambihira. Eh kasi, ano eh, base sa, no, sa huling patayan, kung anong bigkas, eh siya, bye-bye. Kaya, kapag tinitignan ninyo po yung, ano, yung pagbibigkas ng mga, para sa akin po tama yun. Kasi, ayun eh. Wait lang, Uriel. Lagay ko muna sa electric pan. Naririnig ko yung hangin eh. Lagay ka sa, ano? Ayan, okay na? Yun. Please, ulitin mo yung sinabi mo. Bakit okay. Tama yung itong baybay na naka-flash sa screen ngayon? Paliwanag. Kasi, okay. Ang dahil lang kasi kung bakit tama yung ano, yung pagbibigkas na yan ay dahil kapag kapag iniisip mo nang mabuti yung ano, yung pagbibigkas ng salita na yan, iisipin mo ng malalim na kung ano yung tamang pagbigkas upang iba-iba yung salita na yun. Kaya, para sa akin po, tama yun po. Tama. Ito yung nabas po. Basahin mo nga yan. Yun sa screen? Basahin yung nakabaybay. Oo, nasa screen. Mga. Yung nakabaybay. Nakabaybay. Ah. Okay. Sorry, mali talaga. Ay, nako. Kaya kita pinapasok dito sa sa stream. Yan, so, ikaw magpapaliwanag bakit tama. Nagulat ako. Gulat ako sa iyo. Eh. Apaka basahin mo nga yung nakabaybayin diyan. Basahin mo. Nga. Mali yung pagbigkas. Ayun. Mali po yung nakabaybay. Sabi rin ni Drinel Panya, o ikaw lang yung tama. Okay. The rest. Mali. O wag kang malis dito ha. Wag kang malis dito, Uriel ha. Kasi may papagawa kami sa inyo. Wag kang muna malis dyan ha. Okay? Okay. Ayan. So, mali. So, mali. Kasi kung babasahin mo, nga. Eto yung tama. Ganyan. Ma, nga. Eto pala nagulat ako kay Uriel. Bakit? Ano tama? Yung unga. Diyos ko. Kali na kasi ano, yung nakabaybay, tama. Sorry, tao lang si Uriel. Pagpasensya nila. Okay. Nang, ay, halika. Tama. Nang. 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 Tama po ba? Tama. Ito. Nang. Tapos. Nang. Tama po ba? O, ikaw tatanungin ulit, Uriel. Tama ba? Tama naman, syempre. Kasi, tignan niyo po yung cross. Kapag dinagay niyo po yung cross sign na 'yan, hindi masasama yung ano, yung A or 'yun. Tama. Eh, di ba karaniwan ginagamit natin sa mga sentences? Pwede ko siyang ilagay sa mga sentence like instead na kanina sa previous line yung nang talaga, nang na lang. Pwede? Ano yun? Yung may N-A-N-G o yung N-G lang? Yung N-G lang sa sentence. Yung sa sentence, yung ano lang, yung simple nang lang. Pwede naman po. Ayun. So, both them is accepted. So, ibig sabihin, accepted naman yun yan. Right? Right. Ayan, so in other context, tama naman po siya. Okay? Okay, so punta naman na po tayo sa abbreviation.
makes being an abbreviation. An abbreviation is a shortened form of a written word or phrase according to Merriam-Webster Dictionary. Wow. Wow, nag-research. Ibig sabihin, ano ibig sabihin yan, Ivan? Ibig sabihin, imbes na mahabang salita o parirala na papasahin po, itataklat o i-clean na lang ang mga ito. Sorry, halimbawa, the University of the Philippines, i-clean na lang natin, gawin natin UP or University of Santo Tomas, gawin natin USD. Pagpapunta po kayo sa Lagustilan Underpass sa Maynila, mapapansin ninyo yung mga signages na may nakapaski sa bye-bye doon. Most of you ay familiar na dito eh. So yung bye-bye phone, syempre familiar natin, bayari DR ginamit na hindi hapon ng ating co-founder si Ginong John Laysa. And may isa pong isang signage na kapansin-pansin at pinag-uusapan ng ibang bye-bye group. Ano po yun? Yun po yung abbreviation ng LRT at ng SM. Sabi ng iba, mali daw yung pagkakabaybay ng LRT at SM. Dapat ito daw. LRT. Sali. Lalo na sa SM. SM. Mali. Kasi hindi po lahat kung anong bigkas ay siyang baybay. May paliwanag na po yan ni Sir Jane kung nato sila sa Lagustina. So, ito po yung magiging tama. Every grade natin ang LRT. Sito lang. LRT. Saka sa SM. SM. Kasi palas na. Kasi ito po yung paliwanag ng naming grupo. LRT1 and SM, etc. are abbreviations and foreign technical words. So, wala pang nasasalisik sa bye-bye sa paggamit ng abbreviations. Kaya, marapit na itong gamitin upang mas maging mas practical na paggamit at aplikasyon sa pamamagitan ng paggamit ng pamatay-panti na bye-bye. We don't want bye-bye to be as an ancient. We want it to be useful, flexible, and able to adapt to modern use. Hence, our advocacy battle cry is isigaw na, isagawa na, isabuhay na. Ang bye-bye ay hindi lamang para sa nakalipas. Ito ay yamang nagtuklasan natin ngayon at pamana para sa susunod na lahi para sa makabagong panahon. Bye-bye, bye-bye. Tara po, may tinira po ng ibang bye-bye. Ito po yung mga, let's go to the common mistakes. Makakaraniwang pagkakamali sa paggamit ng baybay. Marami sa atin may pagkakamali sa pagsusulat ng baybay. Hindi naman na literally na supply, pero kaya natin yung itama. Sabi nga ng iba, nobody's perfect. Lahat tayo ay nagkakamali. Tao lang. Katulad ito sa salita ng kapayapaan, hindi naman ang pakakasulat. Meron pa namang dito sa gilid. Kung babasahin mo, ay kaapa, aya, apa, aa, na. Ano? Kung babasahin mo, parang na naman naghapon, naglalago. Tika, barok. Di ba? Kung makapagsalita, no? Na parang wala ka ng naiintindihan. So, hindi sabihin, overkill na din, yung tawagin. Overkill na po yung ginagawa. Lalo na po sa mga nagtatype ng magami ng bye-bye phones. Even doon sa unofficial music video ng Panalog by S. Neil Wright, meron siyang bye-bye but may mali. Mamaya kwento ko. Paano ba itama yun? Yan. Ito, madali lang. Kasi ang mga simbolo nito ay automatically may bitul ano po siya. Kaya, babasay po natin kapayapaan. Madali lang. Okay? So, hindi na natin kailangan magdagdagan ng asa salita. Kapayapaan. Eh, lalo na kung gumagamit ka ng laptop o PC. Hindi kaya Android or iOS.
device at naka-download yung bayon-bayon po. So, mag-ingat po, be careful po sa pagta-type ng bayon-bayon. Ito pa isa. Marie! Oh, by the way, tulad na sinabi ko kanina, isang alpasilya parang sistema na pagsulat ang bayon-bayon dahil bawal karakter ay tulong patidi o kombinasyon ng isang katidi at patidi. O, ito pa isang halimbawa. Yan, nakikita nyo. Yung pangalan ni Marie, ang pagkakabalibay niya, Marie. May mali, di ba? May mali dyan. So, mali po ang pakakatay. Why? Dito hindi na po kailangan mag-spell ang pangalan ni pangalan, pangalan, pangalan ni Marie. Baka mamaya eh, isuguri ka na asawa niya eh. Asawa. One, two, three. Asawa ni Marie. Diyan lang. Pisa. Pisa po tayo. Peace. So, sundin na lang natin yung naayos sa pagbigkas nito. Dahil tandaan, kung anong bigkas, ay siyang bye-bye. If, and only if, wala siyang katumbas sa wikang Pilipino. Eto siya. Yan ang tama. Okay? Haba ba? Okay. Mas maganda tingnan yung ano, yung kanina, yung kay Marie. Pwede. Eh, at least, hindi ka nasusuguri ng kasawa niya. Yeah, joke lang. Okay na. Don't mind it, by the way. Okay, meron pang isa. Ito. Language. Kung bibigkasin natin, ito, langu-age. Tama naman siya, pero ano bang rules dyan? Binaybay po siya sa salitang Ingles. Mali, di ba? Ano bang rules dito? Kailangan munang isalin ito sa wikang Pilipino bago po natin i-transliterate sa baybayan. Ano sa Tagalog ng language? E di wika. Kung wala namang katumbas sa salitang Pilipino, mga salitang Ingles o iba pang mga salitang Banyaga, doon na natin isusulat na naayos sa kanilang pagbigkas. Sa madaling salita, Pilipinas. Ito, halimbawa, computer. Computer. Sorry, medyo mahaba ang aking discussion. Ito, isa sa pinagmamalaki ng mga nagsusulat ng baybay at mga nakakabasa ng baybay. Itong baybayin dito sa 500 years mission cross. Jesus, pahalang Jesus. Para horizontal pala. Vertical, yes. Jesus. Then, vertical. Horizontal. Jesus. Jesus. So, tama yung, ano, yung pagkakabaybay. And, syempre, nakakatuwa naman dahil sa paliwanag yung Father Cali, mas natutuwa, ano, natutuwa siya dahil marami mga kabataan ang nagsusulat na ng bye-bye. Di ba? Nakakatuwa. Excuse me. Okay, so, ito po yung suot, kapansin-pansin yung suot ni Father Cali doon, yung Mission Cross. Meron din akong nakitang mali dito sa cross na ito. May mali dito eh. Ito po yung yung baybay ng Jesus. Instead na Jesus, ang babasahin mo dyan, Jesus. So, mali po yung ito. Kasi wala siyang cross. So, ito po yung may mali. Ito po yung bago ito na ni-release ang Mission Cross. Okay? So, ito yung may mali dyan. Pero, nag-comment na po kagad ang taga Arch ng 500 Years of Christianity, the Archdiocese of Manila Facebook page. Ang sabi nila, sa logo po namin ay tama ang good deed. Subalit, mali po ang nagawa sa sample.
may iwawas pa namin ito bago ilabas ang mga crew. Salamat sa iyo. So, ibig sabihin, trial lang. Trial lang pala siya. So, hindi pa siya officially i-release. Ako po, ang inyong Nikon. Ang inyong Nikon, eh, bubusan ko yung camera ko. Okay. Ang inyong Nikon, meron po akong mission question. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, so, ibig sabihin po, I give my yes to the mission of the Lord. Diba nakakatuwa? Yan, check ko lang sa inyo. Tsaka yung, ano yung nasa likod nito ng mission cross, yung Maria, nakabaybayin din siya. Maria. Patayo. Pahiga. Maria. Nakabaybayin. Ito yung sinasabi ko na may sarili na siyang karakter ang Ra. Ito. Ma. Medyo hindi lang mabasa. Maria. Ya po ito ha. Okay. So yun. So, please like na rin yung ano, Facebook page nila. facebook.com/500YOC Marina Okay, so hindi na ako mag-ano nito. Medyo mahaba na ang aking diskusyon. Yung pagdadalag ko dito. May papagawasan ako sa inyo eh. Okay. Ganito na lang. Ang challenge ko na lang sa inyo, isulat po ang inyong pangalan ng nakabaybayin. At mag-comment kayo dun sa poster sa Facebook page ng Baybayin. Yung nakasulat na baybayin ang inyong mga pangalan. Halimbawa, yan. Ivan Rich L. Landaos. Ivan Rich L. Landaos. Kumuha kayo ng pencil or ballpen. Isulat nyo. Isulat nyo yung pangalan nila in Baybayin. Tapos i-post nyo sa Facebook page ng Baybayin Wine. Nandun po yung poster. Yung ginamit natin bago po tayo mag-start itong basic Baybayin workshop. Okay? So let's recap. Ito po, may para po tayong apat na rules. Baybayin 17. Baybayin po ay meron lamang po tatlong patinig o vowels at 14 na katinig o consonants. Ikalawa, pagkukulit at pagpapantas, ginagamit ng mga glit o accent mark sa itaas o ibaba para po may tunog na E or E sa itaas at O or U sa baba. Pagbabantas, ginagamit ito sa pag-pause at pag-full stop, yung ginagamit natin danda at kapit danda. Ikatlo, pagsali sa Pilipino, kailangan isali muna sa wikang Pilipino ang mga salitang banyaga bago po natin isalin ang i-transitate sa baybay. Pwede mo rin i-translate sa Tagalog, pwede mo rin isali sa Tagalog mga name kung pwede, depende sa gusto nyo. Then, pang-apat, kung bigkas ay siya baybay. Sabahan niyo po ako sa prayer na ito. Please put with yourselves in the loving presence of God. Darian po ang ating Inang Maria. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hingin po natin ng isang abagitong Maria para po sa intercession ng ating pinakamamahal nating Ina. Abagitong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Inang Maria, Imakulada Concepcion, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So maraming salamat po. Please like
us on Facebook, facebook.com/superobasph, and facebook.com/genderousheartph. Follow us this at Twitter and Instagram at superobasph. Subscribe us on YouTube. Ayan po na nakikintinu sa inyo screen. Please subscribe us and find us on TikTok at superobasph and also markj1943. So po, ipopost yung pangalan na nakabaybay po. Sa poster po yung may na basic baybay sa Facebook page ng baybay mo. Doon po sa Facebook page ng baybay mo. Okay po, so yun lang. Maraming salamat po. I hope na marami kayong natutunan. Medyo mahaba yung pinagsasabi ko. Pero sana po, meron po kayo lesson na nakuha nyo. So maraming salamat po. As always, I'll see you in the next video. So yan po yung sinasabi ko sa aking vlog sa Super Robot. So thanks again for watching, guys. This is Marty Panday for 3. Ayan, lililiyay ko na pang vlog. And as always, I'll see you in the next video for more exciting and awesome episodes. Maraming salamat po. Sigaw na, isagawa na, sa buhay na. Bye-bye, buhay. Tapos, ay so, nakamute pa. Okay, so, may live po ba bukas? Yes po! I-announce po natin yung ating schedule bukas. Yeah, so, natapos po yung akin. Ako na rin mag-host, no? So, natapos yung akin. And bukas naman po, February 26, alas 7 po ng hapon, makakasama niyo po si Gino Menan de Leon para sa kanya pinamagatang art, baybayin, and streetwear. At sa Sabado po, makakasama niya po si Sir Joel Dadoho at si Sir Manny Arau para sa kanilang pinamagatang teatro and technology. Si Sir Joel Dadoho po para po sa teatro at si Ginong Manuel Arau naman po para po sa baybayin technology. At sa linggo naman po, February 28, makakasama niyo po si Ma'am Justine Luis de Vera. I-anas po namin yung time. Okay? Para po sa kanyang pinamagatang viewfinder, pagtaguyod sa kalinangan gamit ang viewfinder. Ay, ito na pala yung ano. Pagtaguyod sa kalinangan gamit ang viewfinder. February 28 po, linggo. Bisitahin lamang po ang Facebook page ng Baybayin Buhay, facebook.com/baybayinbuhay, at narito po ang QR code para kung may skill at madaling putahan. Samahan ninyo kami sa aming mga social media accounts, narito po ang QR code na maaaring scan at madaling putahan sa Instagram, Twitter, Facebook, at Gmail. Para sa karagdagang informasyon, paki-email lamang po sa baybayinbuhay@copyblitz.com. At huwag niyo po kalimutang mag-subscribe and hit the bell icon ng ating YouTube channel na Baybayin Buhay. At least, subscribe din sa aming YouTube channel, Super Robots Adventure. So, maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong gabing ito. At magkita po ulit tayo bukas para po sa ating sa pang-work
virtual seminar. Mula po dito sa Baybay Buhay ang ating bagong cry, isigaw na, isagawa na, isabuhay na. Baybayin, buhayin.